Sa unang sulyap, ang mga insekto na maliit kumpara sa mga tao ay hindi maaaring maging sanhi ng pinsala. Ngunit ang pahayag na ito ay mali. Maraming mga kinatawan na mga insekto sa mundo ang nagdudulot ng malubhang pinsala sa kalusugan ng tao at kung minsan ay kumukuha ng buhay. Hello guys! Welcome back! Ang pag-uusapan natin ngayon ang limang mapanganib na insekto sa ating kapaligiran. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan i-subscribe at i-click na rin ang notification bell para maging update ka sa mga video na upload ko tulad nito. Driver ant ay may pinakamalaking grupo kaysa sa iba pang mga insekto sa mundo. Ang bawat grupo ng mga ito ay may miyembro umaabot hanggang sa 22 milyon. Kahit na ang mga elepante ay tatakas kapag inatake ka ng grupo na to. Sinusubukan nilang tapusin ang anumang hayop na dumadaan sa kanilang landas. Ang mga driver ants ay karaniwang pumapatay ng libu-libong iba't ibang mga hayop sa loob ng isang pag-atake. Gumagawa sila ng paulit-ulit ng mga sugat sa mga hayop o tao na inaatake nila. Ang mga driver ants ay sumasalakay din sa mga pugad ng iba pang mga insekto para sa kanilang pagkain. Lamok. Ang mga lamok ang pinakamapanganib na species na insekto lalo na dito sa Pilipinas. Ang insekto na ito ay nagdudulot ng 1 milyong pagkamatay bawat taon sa pamamagitan ng paglilipat ng nakamamatay na malaria disease. Ang mga lamok ay nagdadala ng malaria mula sa isang lugar patungo sa isa pa at nagkakalat sila ng mga mikrobyo sa dugo ng biktima sa pamamagitan ng pagkagat nito. Tinatantya ng WHO or World Health Organization na sa bawat 30 segundo ang isang bata ay namatay dahil sa malaria at 500 milyong mga kaso ng malaria na inuulat bawat taon. Ang malaria ay isang blood-transmitting disease. Ang sakit na ito ay hindi makakaapekto sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa taong may sakit. Nakakahawa ito sa pamamagitan ng mga parasites na dala ng kagat ng lamok. Bukod sa malaria ay kumakalat din ang sakit na dengue, fever, yellow fever, encephalitis at West Nile virus. Killer bees. Ang mga killer bees ay kilala rin bilang mga African honeybees. Ito ay isa sa napaka-agresibong at nangingibabaw na mga insekto sa buong mundo. Ang pangkat ng mga killer bees ay sumusunod sa biktima ng higit sa 1 milya at 1 pangkat sila kung umaatake. Pangunahing inaatake nila ay ang mukha at mata ng mga tao. Ang kanilang lason ay hindi mapanganib, ngunit ang isang pag-atake ng 1 pangkat ng bubuyog ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Nakatira sila sa loob ng malalaking pugad na naglalaman ng higit sa 80,000 mga miyembro. Kapag nagagambala sila, ang mga bubuyog ay nagiging alerto sa susunod na 24 oras at sasalakayin ang anumang mga hayop o tao na dumadating sa kanilang nasasakupan. Kissing bug. Lumalaki ang mga bug sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo, kaya tinawag silang kissing bug sa kaugalian nila pagkagat sa labi ng tao habang natutulog. Naglilipat rin sila ng parasites na tinatawag na Trypanosoma cruzi.
Ang kissing bug or changas ay pumapatay ng 12,000 katao bawat taon. Ang sakit na tiyanga ay kumakalat sa mga tao at mga alagang hayop sa parehong paraan. Ang kagat ng kissing bug ay nagre-resulta sa mga agarang pagbabago sa loob ng katawan ng mga biktima tulad ng welts at rashes. Cheche flies. Ang mga cheche flies ay isang pinakamapanganib kumagat na insekto sa Africa. Pangunahin nilang kinakain ang dugo ng mga vertebrates or hayop na may gulugod. Ang matindi at mapanganib na mga insekto na ito ay ini-inject nila ang malakas na lason sa bawat kagat. Tinatayang halos kalahating milyong tao ang nawalan ng buhay sa pamamagitan ng pag-atake ng mga cheche flies sa Africa. Sa pangunahing yugto, ang epekto ng kamandag ng cheche flies ay ang sleeping sickness. Ang sintomas nito ay nagsisimula sa pananamlay, pagkahapo at sinat. Pagkatapos niyan ay makakaranas ng nagtatagal na pagkakaantok, mataas na lagnat, pananakit ng kasukasuan, pamamaga ng mga himay-himay ng kalamnan at paglaki ng atay at abdo. Sa huling mga yugto, habang nanunuot ang mga parasites sa sentral ng nervous system, ang taong may sakit ay humihina ang isip, inaatake, nakukomatos at namamatay. Hanggang dito na lang ang ating munting kwento. Maraming salamat sa pagsuporta sa channel natin at mabuhay tayong lahat. God bless.